Hi Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 8, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayong makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto mo pa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 8, 2024? Wow! Ang ganda! Okay, may nakita kong happiness dito. May success, happiness, joy, may magandang resulta, positive outcome. Ano pa po ang ganap sa araw na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 8, 2024? Okay. Kaya pala kayo happy, some of you. May nakita ko dito na may bagong simula, new beginning. Tapos, may nakita ko dito na you're taking time or... Okay. May nakita ko dito nagbigay kayo ng panahon sa inyong inner child. Pwede din sa isang bata, sa mga bata. Pwede ang anak mo to, pamangkin, apo. Nakita ko dito na this is new beginning also. Na wala kayong experience sa inyong tatahakin pero nagkaroon ng pagbabago, which is happy kayo. Nakita ko dito ano pa po ang ganap sa araw na ito, ngayong March 8, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. May nakita kong pagbabago dito. Nagkaroon ng ending, tapos pagbabago. Some of you nahirapan mag-let go. Nakita ko dito kasi may pagbabago eh. Tapos, may nakita kong closure po dito. So, ano kaya ito, no? Ano pa po ang mensahe para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 8, 2024? Take action with passion. Oh, ang ganda. Success expands in your life. Claim nyo to. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ngayong March 8, 2024. Ano po ang energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 8, 2024? Energy.
Spirit Sky. Clarification po sa card na ito. Career and money po ni Cancer Pisces sa Scorpio ngayong March 8, 2024. Clarification po sa card na ito. Clarification po sa card na ito. Love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong March 8, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Andun po yung bagong upload natin. Monthly Gabay Tarot Reading, March 2024. So, scroll down nyo lang po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon. Maraming salamat po. Ngayong March 8, 2024 para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, may nakita ko dito tatlong card na po nagsabi dito na may new beginning sa inyong buhay ngayon. This is abundance. Oh, tatlong card na nagsabi dito ha, na may success, success expands in your life, happiness, and abundance. Actually, okay, maaring parating na ito or dumating na. Itong blessings na ito, this is gift from the universe, possibly new job opportunity, or unexpected sum of money. Pwede rin na nag-take ka ng first steps para ma-enhance o ma-increase yung kaperahan mo. Ang pagbabago na ito ay may unlimited growth towards to your finance. So claim nyo na ito. Cancer, Pisces, and Scorpio. Itong pagbabago sa inyong buhay. Okay. So, mga nag-take ng action dito regarding sa pag-apply, job opportunity. Oo, may job opportunity ako nakikita dito eh. Tapos, sa mga nag-take ng action, like for example, nag-apply ng promotion, may balita po dito regarding po sa promotion. At ang dahil ito, magkakaroon ng financial growth and stability. Ilan sa inyo ready na mag-pursue sa new career path that will offer more stability and abundance? Bagong simula. Kasi nakikita ko dito eh, a success, new beginning. Okay, kailangan mag-take ng action talaga. Take action with passion, yon. Kasi itong second card nyo, nakita ko dito yung new beginning, tapos kahit wala kayong experience, excited kayo, nagbigay ito ng chance sa inyo, ganyan. Sabi po ng card dito, grab mo ito, pag-isipan na mabuti, pagpaplano, tapos grab mo, take action with passion. Kasi nakikita ko dito, yung success expands in your life. Itong new beginnings na pangyayari na ito, ito ay magbibigay ng abundance sa inyong buhay, karera at kaperahan. Bigay ito ng universe, gift from the universe. Hmm.
Okay. Nagkaroon ng pagkakaisa dito. Parang kahapon to, no? May plano kayong mag-outing or mag-reunion. Ah! Ang ganda. Kasi, may nakita ko, di ba? Sabi ko dito na nagbigay kayo ng time sa inyong inner child, sa mga bata. Dito nakikita ko rin. Nag-spend time ka sa anak o sa mga bata. Pwede din nag-reconnect kayo ngayon sa inyong inner child. Alam niyo ba kung mag-connect kayo sa inyong inner child? It will refresh you. Magiging kalma kayo. Kahit na sa mga ano, sa mga bata, makipag-connect kayo sa mga bata. Innocence kasi to eh. Purity. Kung makipag-connect ka sa kanilang energy, magkakaroon talaga ng healing niyan. Yung mag-refresh. O, pasensya na po sa ingay. Focus kayo sa akin ha, para may makuha kayong mensahe. Kung mag-connect kayo sa mga bata, it will refresh you. Tapos iwasan nyo magpaiyak ng bata. Iwasan nyo lang. Kung maaari, iwasan nyo lang magpaiyak ng bata. Okay. Nagkaroon nga ng reunion dito. Nag-spend time ka sa mga bata, sa inyong sarili, sa inyong family, old friends. Tapos may nakita ko ditong posibleng may pagpatawad na mangyayari. Na nagkaroon ng pagkakaisa. Nakikita ko nga dito na very supportive ang inyong family sa inyong mga ginagawa ngayon. At nang dahil ito, nagkaroon ng motivation. Nagkaroon ng focus sa pag-achieve sa inyong goal sa buhay. So sa career and money niyo po? Okay, sabi po ng card dito na kailangan habaan ang inyong pasensya. Be still flexible and patient is what required at this time kasi nagkaroon ng delay. Delay sa plano, delay sa paghintay ng isang bagay or tao. May nakita kong disconnection dito sa inyong co-workers or boss, amo. Pero may nakita naman akong pagpatawa dito. Kailangan, sabi po ng card dito na kailangan mo lang pagdaanan ito. Part ito ng iyong learning journey. Actually, disappointed ka dito. Pero, take this advice. Be still flexible and patient. Tapos, kailangan nyo lang pagdaanan ito. Mahabang pasensya. So, sabi po ng card dito na May disconnection nga sa kasamahan nyo dyan sa trabaho. Kasi may nangyayaring unfair treatment, bias, false accusation, yung may mali at masamang paratang sa inyo. Nagkaroon ng injustice. Nagkaroon din na may tao na hindi totoo. Hindi totoo yung kanyang mga sinasabi. Naging irresponsible po siya. Okay, nagkaroon ng disbalansa dito regarding sa inyong. Okay. Cancer Pisces sa Scorpio. Ingatan ng inyong kaperahan ha. Kasi this is career and money eh. So, kailangan nyong ingatan ang inyong kaperahan. Kasi may nakita ko dito disbalanse. Eh. So, check nyo po yung kaperahan nyo. Kasi sa career yung may nakikita ko dito na disconnection from your co-workers.
This card advises you to find your voice and stay strong to your values. Basta panatilihin mo maging totoo. Sa kasabihan pa, with the right values, rewards come. Kaya pala nahihirapan kayo dito. Sa pag-let go. Okay. Yun, take nyo lang po yung advice ng court na kailangan maging flexible pa rin kayo, maging pasensya, maging mapagpasensya. And remember yung everyday kong sinasabi sa inyo na be love. Share your kindness to everyone. Kung ano man yung bigay sa inyo na negativity. Response nyo is love. Kabaitan. Mabait naman kayo, Cancer, Pisces, and Scorpio. Taas din yung pasensya nyo. So, panatalihin nyo lang po daw na maging totoo sa inyong trabaho, sa pagkikipaghalubilo sa inyong mga kasamahan dyan. Actually, malalampasan nyo to kasi may nakita kong harmony dito. Kailangan nyo lang pagdaanan nito kasi may makukuha kayong lesson. Part ito ng journey nyo. Kailangan nyong pagdaanan. Okay? Iwasan nyo magalit sa araw na ito. Kasi kung magalit ka man, yung bigkas ng labi mo, yung pagkasabi mo na negative, hindi lang yan mapunta sa kanya, pati din sa iyo. Yan yung ibibigay ng nature sa inyo. Mag-bounce back. So, yung sabi ko sa inyo, kailangan maging magkaroon ng pagmamahal. Para naman to sa inyo sarili eh, hindi lang para sa kanya. Kasi itong taong ito na may masamang paratang sa inyo, mali ang paratang niya, nagkaroon ng injustice. Ano to eh? Reflection niya sa mga nararamdaman niya, sa loob niya talaga. Baka may problema to sa kanilang bahay. Na na-trigger lang po siya, tapos ayun, tuloy-tuloy na ang pag... Ano niya? Kanya mga sinasabi na hindi maganda. Okay. Baka ito yung dahilan, no, na lumipat ka. Kasi may nagkaroon ng paglilipat dito na isang career. Oo. Baka ito yun ang dahilan. Actually, kung ma-overcome nyo ito, nagkakaroon talaga ng ano, pagkakaayos, harmony, oo. So, sa love life, self-love, partnership, and romance, tingnan natin. Okay. May concern kayo sa matigas ang ulo na very obsessive, na walan kayo ng gana? Oo, nagkaroon nga ng delay. Dalawang card na po nagsabi dito. So yun ha, take the advice na kailangan yung habaan ng pasensya, pag-intindi, and make yourself busy also habang hinihintay nyo ito. Nagkaroon ng hesitation to take an action, kaya pala may advice dito sa universe, oh, na take action with passion. Kasi ito yung magdadala sa inyo ng success, na magkaroon ng expansion. Nagkaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan dito sa career and, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa career and sa relasyon, sa bahay. Maybe this is all about money. Maaring problema to sa kaperahan. May problema kayo sa kaperahan.
Kasi umabot dito eh. Mm-hmm. Nagkaroon ng hindi pag-uusap yata. Okay. Kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition kasi itong nararamdaman nyo, nag-create po ng blockages. Nakakasama po ito sa inyo. Okay. May nakita ko dito na may tao na nagsiselos, insecure. Hindi niya pinapakita ganyang totoong nararamdaman. Mm-hmm. It may be this is your partner. Nagkaroon nga ng insecurity eh. Kasi wala na kayong masyadong time sa inyong sarili dito. So, kaya take time to pamper yourself. Bigyan ng oras ang sarili. And connect to your intuition ha. Kasi nagkaroon ng blockages. Masama po ito sa inyo. So, sa mga bago dito na how to connect to your intuition, meditate. Kung hindi kayo makapag-meditate ng mabuti dyan, then take a long walks. Pwede kayong lumabas dyan sa bakuran nyo na may maraming puno. Then, take time to our nature. Meditate. Feel your energy, your breathing. And leave a question. Kung may sasagot, yan yung intuition nyo. Pwede din kayo, kung mahilig kayo sa journal and diary, pwede din mag-leave kayo ng question dyan. Then, kung tuloy-tuloy yung sulat nyo, yan yung intuition nyo. Kailangan nyong iwasan na mag-kim-kim ng galit, mag-kim-kim ng sama ng loob, kasi may nakita kong blockages dito. Ito ang abundance and success na ito. Kailangan nyong i-attract ito. Kung hindi pa ito dumating sa araw na ito, kailangan nyong i-attract ito. So how to attract? Release your negative energy flow. Connect your intuition. Have faith sa universe. And attract. Invite nyo itong energy na ito, itong success. Mag-positive affirmation kayo. Okay? Sir, ayun ha. Huwag kayo mag-attract ng negativity. Kahit may mga challenges na naganap, nahihirapan kayo, attract pa rin. I-recite nyo kung maaari. I am love, I am brave, I am worthy, success come to me, money come to me, opportunity, job opportunity come to me. Yung mga salita na, yung magpapagaling sa'yo, yung mga positive lang po. Yung may clear intention, yun. Kasi kung may masamang intention yan, nako, wag na. Wag kayong mag-claim ng ganyan kung may masamang intention. Kasi iba yung ma-attract nyo yan eh. Basta siguraduhin nyo na may clear intention po. Eh? And take time to the children. Kung maaari. Kasi it will refresh you eh. So, release nyo na yan. Busy kayo dito oh. May opportunity. Release nyo na yan. Surrender, accept, embrace yourself. Release, free yourself and forgiveness. Kailangan i-forgive nyo. Then, healing. Spirits, guys, love message po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong March 8, 2024 para po sa mga single. Uy, may tanong dito. Oh, wow. So, may happiness talaga naganap.
1, 2, 3, 4, 5. So, 6 happiness. 6 cards na may ganap talaga na magiging happy kayo. Okay? How's that for happily ever after? Pag ano to eh, new beginning po ito. Ay, sa wakas, ganun. Ito na yung pagkakataon ko. Ganun. Pagbabangon to eh. Naging malakas kayo. Naging confident kayo. Yung sabi ko sa inyo, it's time for healing, not war. Diba? Kasi may problema kayo dito sa career. Kasamahan nyo sa career, sa trabaho, at sa relasyon dito. It might be this relasyon, may problema sa kaperahan, nagtampo kayo, or nagalitan. Oh, it's time for healing, not war. Love message po para kay Cancer, Pisces, Scorpio sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon ngayong March 8, 2024. Okay. Addictive behaviors are affecting your romantic life. This person has a genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Spirit's guide. Kabuang love message po para kay Cancer, Pisces, Scorpio ngayong March 8, 2024. Relationship patterns, it takes strength to recognize the need for change. Etong problema nyo sa relasyon, may pangyayari po na addictive behavior or paulit-ulit na pangyayari. So, sabi po dito na kailangan nyong i-recognize ito at kailangan baguhin. Kasi maka-apekto to sa inyong relasyon. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Spirit's guide. Wisdom message po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong March 8, 2024. Ito yun. Ito yun sabi ko. Sabi po dito, don't back down. Stand up for what you believe is right. Ito, yung problema nyo sa career and money. Diba may nasabi ako dito na may masamang paratang sa inyo. May tao na hindi maganda ang intention sa inyo. So, ito yun. Stand up for what you believe is right. You're fighting for what is right. Okay, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Spirit's guide, kabuang advice niyo po para kay Cancer, Pisces, at Scorpio ngayong March 8, 2024. Ilang cards na po? I think 7 na. New beginning. Pag-transform mo.
You will be shedding old skin and emotions and transforming them into something bigger and better. Change is the wind. Change is in the wind, and you are at the center of it all. Wow. And you are at the center of it as the catalyst to smoothen the process. Make sure that to smoothen the process, make sure that your intentions are clear and that you move forward with hope. Ito yung sabi ko sa inyo na kailangan na yung mag-affirmation kayo, positive affirmation, mag-invite kayo ng positive energy, and yung intention nyo also, kailangan magkaroon ng clear intention. Make sure that your intentions are clear and that you move forward with hope. Ano pa po? Wow. Transition din. You must pay attention to the signs around you. The transition may seem frightening at first, but you must let go of old habits and patterns. See? Yung mga old emotions nyo, pakawalan nyo na po. Yung old emotions, yung paulit-ulit na pangyayari, naaway, paulit-ulit na away. Ayun. They would only hinder your will. Oh, sige. Ang sabi po dito na kailangan nyong i-release itong old habits na ito, paulit-ulit na pangyayari, yung old emotions nyo, kailangan nyong i-release yan. Oh, let go, i-surrender. Oh, kasi dito pa lang, sabi ko, di ba? Kasi yan yung dahilan na magkaroon kayo ng blockages. Kasi may nabasa kong blockages dito. Yan yung dahilan na hindi kayo magkakaroon ng growth. They would only hinder your growth. Okay? Actually, may binigay na signs dito. Sa inyo, yung universe. Na kailangan bigyan ng action. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe pa para kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Oh, see? Ang ganda! Actually, kahapon, maganda din yung reading ko para sa inyo, ha? And actually, hanggang ngayon, maraming ganap. Di ba may sabi ako dito na gift from God, gift from the universe. So, sabi pa ng ni Archangel Sandalphon, we angels bring you gifts from your Creator. Open your arms to receive it. So, claim yun na. Pagbabago talaga, no? May pagbabago. Sabi pa ni Archangel Sandalphon dito, siya pa rin to. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people. Ito yan. Lumabas din dito. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. You're taking time to your inner child, to your family, old friends, and most of all, sa mga bata. Okay, that is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, March 8, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.